scoliosis dahil scoliosis awareness month. So, ano nga ba yung scoliosis? Dati, ang alam ko lang, basta pes yung likod, scoliosis na yun. Pero may iba't iba pala tong case, iba't ibang degree ng curve. So, may iba't iba rin tawag kung saan part ng curve, yun yung tawag sa akin, guys, sa akin, sa level. Level scoliosis yung tawag sa kanya. So, hindi ko lang alam sa iba pa. Ayun nga. Mabigat tong pag-usapan, mahirap dahil baka meron sa inyo tsaan na kagaya ko na nade-depress dahil sa scoliosis nila. So, kasi sobrang sakit. Pag sumakit siya, hindi ka na makakagalaw. Wala ka ng ibang magawa kundi mamilitin na lang. Hindi na ako makatayo nun. So, nakahiga na lang ako maghapon sa kwarto. Pinipilit kong matulog. Baka sakali kasi pagka nakatulog ako, hindi ka naman naman yung sakit. Pero, hindi eh. Hindi ka rin makakatulog kasi hirap pumanap ng pwesto. So, yun. Hanggang sa hindi ka na makakaya, hindi ka na lalabas ng kwarto. Hindi ka na lang maghapon. Pero, dati pa yun, overcome ko na yun. Scoliosis Awareness Month nga ngayon, gusto ko maging aware din kayo. Hindi man ako magaling sa words, magsalita, mag-encourage. So, yun. Ang hirap ang salita. Hirap mag-encourage. Pinaint ko na lang siya. So, alam ko marami makakarelate dito ng may scoliosis din. Ito yung pinaint ko. Ta-da! Yan. Papakita ko rin sa inyo kung paano ko ito ginawa. Ang scoliosis daw is a sideways curvature of the spine. Scoliosis can be caused by conditions such as cerebral palsy and muscular dystrophy. The cause of most scoliosis is unknown. Hindi alam kung saan nakukuha yung scoliosis, kung paano siya na kukuha. Magugulat ka na lang na meron ka na pala. Pero hindi lahat ng tao may ganito. Mostly ng tao may ganito. Sabi pa sa research ko, most cases of scoliosis are mild. But some children develop spine deformities that continue to get more severe as they grow. Severe scoliosis can be disabling, and especially severe spinal curve can reduce the amount of space within the chest, making it difficult for the lungs to function properly. Ayun lang, gusto ko maging aware kayo, kung meron man kayong naramdaman masakit sa likod nyo, magpa-check up agad kayo. Or kahit wala kayong nararamdaman masakit, magpa-x-ray agad kayo para malaman nyo kung meron kayo o wala. Kasi ako, growing up, kuba ako, tinatawag nila akong kuba ng father ko, hi pa, happy Father's Day, ng kapatid ko, yun ang sabi ng lola ko, bukot ako. Pero, nung 2013, sumakit yung likod ko, yung lower back ko. So, ayun, dun lang ako nagpa-x-ray, dun lang ako nagpa-check up. Kasi 2 weeks akong hindi makatayo nun. Kasi ano siya, level scoliosis, so yung lower back ko masakit. Pag tumayo ako nun, time na yun, ang sakit talaga, may sumasakit. So, yun pala, nagpa-check up ako. So, sabi ng doktor, magpa-x-ray daw ako. Yung findings doon sa x-ray nakasulat sa papel, level scoliosis. So, dinala ko sa kanya yung result. Sabi niya, nareseta niya sa akin, pain reliever. So, nagtanong ako sa kanya kung ano yung gamot dito. Kasi, hindi naman ako magagamot ng pain reliever. Matatanggal lang niya yung pain. Pero, hindi niya magagamot yung kung ano ba yung nagkupos ng sakit. Sabi niya, pumunta lang ako sa Philippine Orthopedic. Mas alam nila kung anong dapat gawin. Kasi, alam nila, wala daw gamot dito kung hindi opera. So, ako kinabahan ako, spinal cord yung maoperahan. Kasi, baka mamaya magkamali yung doktor, ma-disable ka. May mga ganung bukas kasi si boy niya natin naiwasan yun, syempre. Nagpa-check up ako sa Philippine Orthopedic. Tapos, meron silang treatment na gagawin. Di man magamot na ma-straight yung spinal cord mo, pero yung curve kasi, sa curve ng spine, may maiipit na muscle. Sa akin, muscle. So, yung nakasama ko doon, sa nakapila doon sa Philippine Orthopedic, 90 degree lang yung kanya, yung curve ng scoliosis niya. So, naipit yung kidney niya na maga. Kaya, ang dami niyang pinagamot. So yun, iba't ibang case nga. Sa akin naman, 10 degree, pero yung muscle ko yung may ipit. Kaya, sumasipit. So yun nga, gusto ko maging aware kayo. Kahit wala kayong nararamdaman, just to check lang kung meron kayo. Para hindi na siya lumala. Mahirap kasi pag lumala pa eh. Ayaw namin, kaming may mga scoliosis, nahihirapan na sa ganitong kalagayan. So, i-raise namin yung awareness na to para sa inyo, na hindi nyo pa alam kung meron kayo or wala, para ma-prevent na. Kasi, ang hirap kapag ka, tsaka mo lang malalaman kapag malala na, kapag ka may naapektuhan ng organ dyan sa katawan mo. Mabigyan agad kayo ng nalalapat na treatment para hindi siya sumibir pa, hindi pa siya lumala. Hindi alam ako may scoliosis ako, naghanap ako ng mga meron din scoliosis. Ayun nga, yung classmate ko ng college, meron din. Yung classmate ko ng high school, meron din. So, hindi siya masyadong pinag-uusapan. Hindi rin masyado siyang nire-review. Uy, may scoliosis ako. Hindi siya ganun. So, kasi minsan, kahit ako sa sarili ko, nahihiyari ako na may scoliosis ako. Sinasarili ko lang siya. Eh,
ngayon, ngayon, kayo nanonood, sinabi ko na sa inyo kasi gusto ko ma-raise yung awareness. Ayoko nang maramdaman yung nararamdaman ko. So, naghanap ako ng group na makakatulong sa akin kasi gusto ko siyang magamot. So, naghanap ako ng group sa Facebook. Ito, nakita ko siya, Scoliosis Philippine Support Group. So, dito, may iba't ibang case ng scoliosis sa iba't ibang tao. Nag-share sila kung yung iba nagamot na, yung iba naman nag-share ng treatment nila, kung yung journey nila. Para rin matulungan yung iba na magamot yung scoliosis nila. So, ngayon nga, nag-i-invite sila, may announcement dito sa group namin. May announcement na, June is Scoliosis Awareness Month. Support our cause. Join us in Manila for our first scoliosis summit in the country. Save the date. See you all on June 29, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. So, kita-kits po tayo doon. Pumunta po kayo. Bibigay ko po yung link dito sa baba sa description box. I-click nyo lang po doon going kung pupunta kayo kasi nagka-count po sila kung ilan yung pupunta. Andun po, may free po screening doon. Tapos consultation, lay forum, patient sharing. Tapos may photo exhibit din po. At film showing, iniimbitahan po kayo. Sana pumunta po kayo doon para ma-check nyo rin po kung meron kayo or wala. See you po doon. Bye-bye po. Thank you so much sa panonood na itong vlog ko. Sana may natutunan po kayo. Don't forget to share po. And then, kung gusto niyo po, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel para sa mga iba pa pong videos. Usually naman po, puro paintings yung vlog ko doon and then travel. Yun lang po, salamat po. Sana naging worth it po yung panonood nyo ng vlog ko. Salamat po. Thank you. Bye-bye.